Ayun o mga kapsat, panibagong video tayo, panibagong bike vlog. So magiging vlog natin today is ito. Ayan, ayan, ayan. Babike check natin yung bike ni June. Ayan. So siya na bahala. Ikaw na bahala, no, Bads, no? Ano? Siya na bahala magsabi anong mga parts niyan, yung bike niya. So umpisan na natin. Yes. Panalunang bike sa Rapod, courtesy of VA. Actually, sa kanya itong bike na to eh. Napanalunan ko lang sa Rapod. So, tunos ko yung Tern Link P9 foldable bike. And Tern Link P9. Okay. So, ang concept nito is black and gold. Parang Johnny Walker, black label na, ano. Yung naging concept niya. So, umpisa tayo dito sa ano, yung handlebar niya generic lang, parang stock lang to ng Tern eh. Tapos since medyo malaki yung ridge ko, naglagay ng gold extender, light pro to na gold extender. Tapos yung grips niya parang ergo pero biologic siya. Biologic. Tapos may light pro end cap. Tapos yung stem niya stock pa rin yung stem. Stock pa rin yun. Stock yung Tern. Stock yan. Yung brake lever niya, avid. Stock pa rin to, di ba, Bads? Stock yan. Tapos gold braided yung wire niya. Jaguar. Jaguar nun. Tapos naka V-brake lang siya na. Stock din to eh. Stock din yan. V-brake. Yung wheelset niya, RT. Parang, ano eh, pagka parang kinetic ang dating, parang kinetic. Pero alas katunog na rin ng kinetic. RT. Ang gulong ko si ST. Si ST na anong speed? Anong pan? 1.35 yata to. 1.35 ang size, 20 inches. 20 inches, 1.35. Tapos nagkabit lang ako ng adapter para sa ilaw. Tapos tatanggal siya. Pwede mo siyang tanggal eh. So, sa mga nagbabalak na maglagay ng ilaw na walang ayaw masyadong may abubot sa handlebar, yan, pwede kayo maglagay ng ganito. Nabibili siyang separate. Parang tubo lang siya yun. Parang birdie din. Papalagay sa birdie. Lalagay nyo lang siya dyan sa pinakadulo nung quick release niyo. Oh, yan yung stock niya dati. Oo. Pero okay naman siya. Comfortable naman siya. Kahit wala siyang foam. Pero mas prepared ko kasi may foam. Kasi pag iwas tagtag sa pwet. Ayan. Tapos yung seat post niya, light pro. Ayan, light pro pa rin yung seat post. Tapos ang tao dito, ang drive set niya is Super Hollow Tech na Light Pro. Ayan. Yung crankset, no? Yung crankset niya. Tapos ang naka-Hollow Tech din na bottom bracket. Siyempre, gold pa rin yung concept. Gold pa rin yung bolt niya. Light Pro din yan? Light Pro, light, yes. Light Pro. Tapos ilang kwan yan? Tapos ang chain ko is 10 speed. Actually, yung cogs kasi niya, 10 speed yung cogs. Oo. 10 speed yung cogs pero yung drive train niya is 9 speed lang. 9 speed lang yung ano ko eh, yung shifter ko ni Fiore. Pero yung RD niya 10 speed na ano. Shimano Fiore pang MTB. So, yun. Tapos naka hindi to light pro eh. Ano yata to? Ano bang tatak nito? Yung dual kickstand overload ata yan. Parang generic lang siya pero konti na naman ang gaan pagdating ang gaan nito dun sa light pro.
Magalang yata yung Nitro na mga 150 grams. Oh. Tapos yung chainring, anong size? Yung chainring ko 5080 na Spider. Spider ka 5080. Spider na 5080. Tapos yung chain niya is syempre gold pa rin na 9-speed. Oh. Tapos yung wheel set niya, parang kinetic siya. So, tunog ka ni tap-tap. Tapos yung pedal mo? Pedal ko is Farlin. Rock bro sa tayo. Hindi, Farlin nakalagay. Farlin. Rock bro, Farlin. Yan, rock bro, Farlin. Yan, ang tatak niya. Silver and gold. Diba? O, tapos syempre, cup na gold na button holder. So, mga nagbabalak na magbili ng ano ng water bottle, yan. Pipiliin nyo lagi camel back kasi matagal mawala yun. Matagal mawala yung lamig. Yung bitrinis niya, Lycro din syempre. Of course, Lycro yan. Ayan, naka-Lycro. So, halos lahat ng components niya, puro solid Lycro. Alright. Super hollow tech, kung magbibili kayo ng, kung magpapal kayo ng crank arm, kahit yung regular niya lang na hollow tech, huwag na kayo mag-super hollow tech kasi mabusising tanggalin. Oo, tama. Napakahirap niyang linisin. Yeah. Kasi mayroon kang specific tools na kailangan gawin para mahugot mo yung crank arm niya. So sa mga nagbabalak mag-upgrade ng crank arm ng folding bike, yung regular na hollow tech lang kunin niyo, huwag na kayo mag-super hollow tech. Tama. Magaan lang siya siguro ng mga ilang gramo, pero in terms of yung pag-maintenance, ang hirap i-maintain. Ayos. Kaya mas magandang regular na hollow tech. So yun na mga kabsat, yung quick bike check natin sa Tern ni June. So salamat sa pagsama sa amin. So kita-kits na naman sa next bike vlog natin. So stay safe po kayo lahat and God bless. Peace! Thanks for watching!